alam ng publiko ang relasyon mo sa tatlong anak mo kay Marjorie. Yes. Nung nakita ko na naglalakihan na sila, siyempre, that was the part na gusto ko sana silang lagi makita o makasama, na hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tapos nagkaroon ng marami mga intriga at issue between us na somehow lumaki ng lumaki. Siguro ito yung mga kabayaran doon sa mga pagkakamali ko. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. Hindi ko alam kung magiging seryoso ang kwentuhan namin because he's known as an actor-comedian and a part-time or occasional director. Mga kaibigan, let's all welcome the one and only Dennis Padilla! Yes, Tita Aster, sa wakas. Sa wakas. Natuloy din tayo. And I'm so happy kasi syempre isang karangalan dahil kahit nung nag-i-start pa lang ako sa karir ko, every time na may press ko ng movie o bagong TV show, you were always present. Kumusta ka na? What are you busy with? Well, una-una, I have a regular show sa GMA7. Ito yung Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. That's cute. We are on our season 2. Yes. Okay, with Senator Bong Revilla, yes, of course, directed by Enzo Williams. And then, tinapos ko yung movie na When Magic Hurt. Kasama ko naman yung mga bagets. Naandun din ako. Yes. Patapos na naming i-shoot ni Robin Padilla yung Bad Boy 3. Oh, wow. Under Viva? No, under his production. Ah, okay. Tapos siya rin ang director and this is our first time to be making a movie together after 20 years. Kasi ang Bad Boy 2 was 1994. Yeah, okay. 1 and 2, parehong Viva yon. Yes. Vina Morales. Yes. Yung leading lady ba, si Vina and pa rin? Hindi, with Bad Boy 2, si Cristina Gonzalez. Ah, yeah, Utol Kong Hoodlum is with Vina. Yes, yes. Okay. After Utol Kong Hoodlum, came Bad Boy 2. Pag sinabi mong Dennis Padilla, dati kasi anak ni Dennis Padilla, 'di ba? Yes. Ngayon tapos dumating ang point na tatay ni Julia Barreto, 'di ba? So, how does it feel? Well, number one, napaka-proud ko na naging anak ako ni Dencio Padilla. Kasi nung pumasok ako sa showbiz, mas madali. Kasi introduction pa lang, madali ka ipakilala. Pag nagduda sila, may talent ba yan? Anak ni Dencio Padilla yan. So dun kaagad na, baka may talent nga yan. Kasi anak ni Dencio Padilla. Tapos mga director, kaibigan ni tatay. Mga writer, kaibigan ni tatay. It was easier makapasok. So plus factor ko yon. And then nung si Julia naman yung sumisikat, syempre proud ako dahil bida yung anak ko eh. So I was also a proud dad. Siguro yung na-feel ng tatay ko sa akin, ako naman na nakakaramdam mo. Although, 'di ba, ang mga tatay natin noon, hindi sila hindi ma-i-love you. Hindi showy ang mga parents dati, lalo na ang ama. Right. Usually ang guys naman hindi ang malalaki hindi. Pero ako kasi nandoon na ako sa generation na touchy sa anak, ma-i-love you sa anak, inabot ko na 'yon. Tsaka parang gusto kong maiba, ayoko kamukha nila tatay na masyadong astigin. Tough love sila eh. Proud na sila pero tigil. Ako, ang pinaka malaki ng adjective na nareceive ko sa tatay ko is, ang galing mo dun. Oh, di ba? Pero ang yun sarap, lang. Pero ang sarap ng pakiramdam. Dati ang dami ko nang nagawang magaganda pero ayos naman. Ang hirap ako dun. Tapos dun sa Mandurugas, dun sa launching movie, dun lang ako nakarinig kay tatay na ang galing mo dun. Sarap. Diba? Tsaka para kasi first time ko narinig. How much of Dennis Padilla is Dencio Padilla? Or rather, how much is Dencio Padilla? Is Dennis Padilla? Is Dennis Padilla or the other way around? Well, sa pagpapatawa, siyempre lamang patatay ko siguro. Pero yung dedication sa career, parehos. Parehas kami. And yung pagiging punctual sa shooting, sa taping. So, ibig sabihin professional. Very professional. Kasi noong pa lang, noong gustong-gusto ko na mag-artista, tapos child actor na ako noon, sabi ni tatay sa akin, Dennis, gusto ko makatapos kayo ng pag-aaral. Ngayon yung pag-aartista, pwede mong munang gawing sideline lang yan. Weekend, pag wala kang pasok. Pero ang gusto ko lang malaman mo, isa sa pinakamasarap na trabaho yan. Plus, you need to be professional with everyone. Ayokong maririnig na may nauna sa'yo. Mas gusto kong ikaw ang nag-aantay.
walo kayong magkakapatid. Yes. Pero sa inyong walo, ikaw ang panganay, yes, dalawa lang kayo ang pumasok the sa showbiz. Artista, yes. Oo, ang isa ay si Jean, di ba? Jean Padilla. Yeah. Valdivia ang tunay niyong apelido. Correct. Bakit naging Padilla? It was by accident kasi si tatay daw nung binata siya. Kaya siya nung high school umalis ng Nagcarlan, Laguna. Eh para mag-aral dito sa Maynila. Kasi ang dream niya talaga ay maging lawyer. Okay. Oh. So gusto niya mag-college sa Maynila, dito mag-aral. Gusto niya working student siya. Tamang-tama, may nakita silang signage sa Premier Production na nangangailangan ng supporting actor para kay Cesar Ramirez, the father of Israel. Oh, yes, Verhiel and Beverly Verhiel. Yes, 'di ba? Yes, si Cesar Ramirez. So ang tatay ko nag-audition, yung pala ang role, yung pelikula Manghaharana, si Cesar Ramirez, tapos may apat na chuwari-wari-wap. So ang tatay ko nag-apply. Yes, so imagine ko. So ang nag-apply si tatay, binata siya, nag-apply siya. Sabi nung lola, kapatid ng lola ko, ay sige, mag-apply ka, pati pamasahe mo, bibigyan kita, makapunta ka lang doon. So nag-apply siya, natanggap nung araw ng sahod sa isang tinatawag. Ang sinabmit na pangalan ng tatay ko is Prudencio Valdivia. Yung tunay niyang pangalan? Hindi. Ang tunay niyang pangalan, Esteban Valdivia. Ang kapatid niya, yung uncle ko, ang pangalan, Prudencio Valdivia. During that time, sabi ni tatay, parang ang pangit daw nung Esteban. So, mas gusto niyang Prudencio. Mas mapangit. Parang pareho lang naman, di ba? Anyway, ayaw daw niya itunog ng Esteban. Ang gusto niya, Prudencio. So, ang sinabing niyang pangalan, doon siya nagpapasahod, Prudencio Valdivia. Dumating ang araw ng sahod, tinawag lahat. Yung mga kasama niya na umextra, nabayaran na. Siya? Hindi pa. Inaantay niyang tawagin yung pangalan niya. Sabi niya, ano ba pangalan mo, iho? Prudencio Valdivia po. Walang Prudencio Valdivia rito eh. Eto, may na ito. Ito yung pa nakukuha yung sweldo. Ano ba nakasulat niya? Dencio Padilla. Di ba katunog? So by accident, Prudencio Valdivia, Dencio Padilla. Ay, so nung yun nang naisulat, tinuloy niya na. Naging Dencio Padilla na pangalan. So, accidente lang. Hindi intentional. Hindi. Yung from Prudencio Valdivia, naging Dencio Padilla. May konting rhyme naman. Rhyme. Diba? So, yun na yung ginamit niya throughout. Okay. So, you are not, kasi sabi ng iba, akala ka nila you're related to Robin Padilla, yes. Shasha Padilla, yeah. Imo Padilla, Gino Padilla. Showbiz. Definitely, wala kayong relasyon at all. Yes. Pero, nakatulong. Kasi, the Padillas are famous in showbiz. So, you're the fake Padilla. Ako yung nagpapanggap. Ay, kayo yung napapanggap na Padilla. Kasi ang tatay ko, Esteban Valdivia. Pero yung Esteban, pangalan mo pa rin, second yes, name yun mo. Yes, yun ang second name ko, Dennis Esteban Dominguez Valdivia. Yes. Speaking of Dominguez, medyo na-curious ako, are you related to Dominguez na mother ni na... Sally. Sally, di yes. ba? Quizon? Yes. Rolly Quizon? Yes. Si Gracita Dominguez is the ate of my mother, Catalina. Uy, so first cousins kayo ni na Rolly, ni yes. na Sally. Yes, lahat yun. Oo, from Kuya Edgar, Boy. Oo. Boy Edgar, Freddy, Rolly, Ati Salud, and Kuya Junior. Wow. Dolphy Junior. Lahat yun, first cousin ko. Okay. That's why si Boy 2, pamangkin ko talaga yun by blood. Okay. Kasi anak ni Kuya Boy. Alam mo, ngayon ko lang ito nalaman. Talaga ba? Ang tagal na kitang kakilala. Ang tagal na natin magkasama sa industriya. Pero ngayon ko lang ito nalaman. I think pati din sila. Yes. Si Gracita Dominguez, dapat magiging artista rin yan eh. Di ba nag-artista siya? Nag-artista yan for a while eh. Kaya lang napangasawa nga Tito Dolphy. Kaya ang tatay ko, tsaka si Dolphy, bali magbilas. Yes. Kasi magkapatid yung white nila eh. Anong advantage? I think is more advantageous at disadvantage na pagiging anak ng isang artista tulad ni Dencio Padilla. Noong nag-uumpisa ako, tinitingnan nila na magaling din mo comedian to. Nakatingin sila sa akin kung kalahati kaya ng galing ng tatay nito nakuha niya. Noong time na yon, pinagbubuti ko yung aking pagganap. Every time na meron akong role, every time na may binibigay sa aking project, talagang pinagbubutihan ko dahil dala ko yung anak ni Dencio Padilla eh. So kailangan pagbutihin ko, I do my research, I ask people, and very observant ako sa tao, lalo na yung mga nasa labas. Minsan doon mo makukuha yung mga magagamit mo eh. Yung mga nakakatawa na isasuggest ko. Tsaka, if you already have your talent, kuga parang kutsilyo yan eh. Kailangan lagi mo siyang hinahasa para lagi siya matalim. Your dad, Dencio Padilla, the late Dencio Padilla, pinangarap niyang maging abogado. Yes. Hindi natupad. Hindi. At pinangarap niya rin maging abogado ka ako, balang araw yes. na hindi mo rin tinupad. Actually, nung elementary pa lang ako, nung meron ako mga child role na, lagi niya lang ako pinapayagang magsushooting pag Sabado at Linggo, pag walang pasok. Eh, siyempre, ang pelikula, hindi naman pwedeng ganun. So, hindi ako makapag full-time. So, nung pag-graduate ko ng high school, sabi ko,
Sabi ko, tay, baka pwedeng mag-full-time na kong artista. Hindi. Kailangan magtapos ka ng college. Mm-hmm. At gusto ko maging lawyer ka. Yan ang pangarap ko. Pinangako ko yan sa lolo't lola mo nung araw. Hindi ko natupad yan. Ikaw ang tutupad yan. So, I tried my best. So, gumagawa pa rin ako ng pag walang pasok no, kahit nung college ako. So, nung mag-graduate ako ng AB Political Science sa UST. Wow! Upon graduation, mm-hmm. sinabi ko kay tatay. Sabi ko, tay, baka naman pwede na ako mag-full-time. Sabi niya, paano yung paglo-lawyer? Sabi ko, tatry ko lang muna. Tapos sabi ko, mag-working student ako kapag nag-artista na ako. E nung nag-artista na ako, pag naka-receive ka na pala ng paycheck mo. Iba na. Oo. Pag-iiba na yung pananaw mo. Kumbaga parang, maglo-lawyer pa ba ako? Ito na, okay na yung kita ko rito. So nung naramdaman ko na okay na yung kita ko dito, si tatay na lungkot. Sabi niya, eh paano yung pangarap natin na maging lawyer ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, tayo pagbibutihin ko naman. Hindi ko papababayaan na masira yung pangalan natin. Pagbubutihin ko to, talagang magpo-focus ako, gagalingan ko. Sabi niya, sige, sige. So, ang ginawa ko, pinagbuti ko yung pag-aartista, tapos tuwing sasahod ako, siyempre binibigyan ko siya. At saka hindi ka na nangihingi. Hindi na ako nangihingi. Binibigyan ko siya. Lalo siya pumayag na. Oo. O sige, tsaka ka na lang mag-lawyer. Oo. Okay naman yung pag-aartista mo eh. So, eventually, oo, pumayag na siya dahil nakita niya, may regular income na ako. I was able to buy my own car. Tapos na ititreat ko pa siya. I can still remember yung unang brand yung kotse yung binili ko. Hindi ko sinabing nakabili na ako ng kailan kotse. Kailan ito? At saka ilang siguro mga 1987, siguro okay. 88. Okay. Nasa noon time siya na ako na lunch date. Okay. 87, 88. Oh. Diyan sa channel 7, di ba? I started there na parang extra-extra, yes, di ba? Yes, na oo. Yung may skit. Pang ano ni na Randy. Oo, oh, di ba? Tapos yes, eventually, oh, naging host na ako, yes, di ba? Yes. Oh, anyway, my first time na makabili ng sarili kong kotse, sinurprise ko tatay ko. Sinundo ko siya. Tapos pagbaba ako, hindi niya alam ako nagdadrive. Sabi niya, kotse mo? Sabi ko, sige, tayo sakay ka. Sabi ko, oh, ito susi, ikaw muna mag-drive. Siya muna nag-drive. Alam mo, nagdadrive siya. Kita ko eh, yung mata niya, naluluha siya eh. Eh kaya lang, pamacho yun. Uh-oh. Hindi papahalata. Pero nakatingin ako sa kanya eh. Tapos nung pagbaba niya, sabi ko, sige tayo, ako naman magdadrive. Pinaupo ko siya. Mayabang siya, yung parang anak ko to. Pero hindi nagsasalita. Kasi nga tough love sila, di ba? Hindi pero sinag- ramdam mo. Oo, ramdam mo lang. Pero hindi, wala mo maririnig na, galing mo, o mahal ka namin, mahal kita. Hindi nag-I love you yun eh. Wala ata nung pinanganak ako, baka once lang nag-I love you yun eh. Kailan pa yun? Siguro 1 year old ka lang. Pag gano'n, 3 years old ata. Hindi kasi, di ba, mga toughy sila yes, eh. Yes. Hindi uso sa kanila hindi, yun. Hindi eh. So, but I was so happy to share yung success na nakuha ko sa pag-aartista sa tatay at nanay. Wala bang tumupad sa mga kapatid? Hindi eh. Lahat sila, 4 sa kapatid ko, hanggang ngayon, OFW. Okay. Yung isa, nagtatrabaho sa Singapore. Ay. Yung isa sa Barcos, nasa Italy yun, na ngayon nasa Florida. Yung isa, OFW rin, na galing Kuwait, nasa Phoenix, Arizona na ngayon. Tapos yung isang sister ko pa, mga 15 years na sa Dubai. So, 4 na kapatid ko, OFW. Pero nakapagtapos lahat? Lahat. Kaya nga, wala. Hindi makakaipon talaga ang tatay ko nung araw kasi umabot kami na 6 or 7 kami sabay-sabay nag-aaral. 4 ang nasa college, tapos 3 yung nasa high school, isa nasa elementary. Ganun. At hindi naman ganun kalakihan ang layo. Kapag ang bida nun eh 1 million, ang tatay ko nasa 30,000 lang eh. Ang layo eh. Oo, diba? Ano ang naging impact sa'yo when you lost your dad? Nalungkot ako kasi noong time na mawala si tatay, siyempre, ako muna yung tatay. Yes. So, nawalan ako nung paghihingahan kasi hindi ko ma-share lahat sa nanay ko yung buhat ko. Kasi iba pag lalaki sa lalaki yung kausap mo, di ba? So, na-miss ko yun talaga. That's why nung mawala yung tatay ko, talagang grabe. Sama ng loob namin. Tsaka siya yung idol ko, di ba? Siya yung idol namin. You need to be strong. Tsaka sabi ko kay mama, di ba, alin, ma, ako bahala. Kung ano man ang kakailanganin dahil wala na si tatay, ako bahala. And then, tsaka buhay pa si Fernando po noon eh. Actually, si Fernando po ang nagbayad ng kabaong, pati service, lahat. FPJ. Kaya nga nung mamatay ang tatay ko sa hospital, una pang dumating si FPJ sa akin, siguro nauna pa sa akin ng 1 hour. That's why when I entered the hospital room, pagpasok kong ganun, hindi ko pa nga napansin si Fernando po na nandun sa may wall eh. Mahal na mahal yung tatay mo. Sobra. Tapos, nung hinawakan ko yung paan ng tatay ko, paglingon ko sa likod, nakatayo pala sa likod ko si Fernando po Jr. Tapos, yumakap lang ako, tapos sabi ko, Ninong, wala na yung sidekick mo. Sabi niya, your father will always have a place in my heart. Yun lang yung huling sinabi sa akin ni Fernando po Jr. Grabe. Eh, magkasama na sila. Tapos, kinausap niya yung kapatid ko, sabi niya, you choose the best coffin to your para doon sa tatay mo. Tapos, yung services, akin lahat. Tapos, yun,
Ganun. Hindi ko makakalimutan yung burol ng tatay ko. First time nagkasama-sama sa isang lamesa, halos lahat ng bida. Saan ginawa yung burol? Sa Arlington. First time ko nakita, alam mo, wala lang akong camera pa noon. First time ko nakita sa mesa, lahat ng bida sa pelikula. Fernando Po Jr., Dolphy, Ace Berhel, Rudy Fernandez, Lito Lapid, and I think Robin Padilla. Sa isang lamesa, wala akong picture. Hindi ko na-capture. Hindi mo na mapapag... Kasi camera pa lang yun, di ba? Hindi, ang cellphone natin nun, yes, yung ganun pa lang. Oo, eh. Di ba? Wala pang pang-camera yun. Wala pang Android. Oo, wala pa. Ah. At that time, nag-artista ka na. Pero yes. Hindi pa ganun kalaki ang hindi kita. Hindi pa ganun kalaki ang kita. So, hindi, yung mga brother ko naman, eventually, pag-graduate ng college, nagtrabaho na rin. Nag-seaman yung kapatid kong isa, yung isang kapatid ko, nagtrabaho sa hotel, yung isang kapatid ko nagtrabaho sa telecommunication. So eventually gumaan na ng gumaan, parang ang sagot ko na lang yung pinakabunso. How many boys, how many girls? 5 boys and 3 girls. Kaya lang yung kapatid kong lalaki si Richard namatay siya noong 1999 at the age of 29 na saksak. Namatay siya. That was my first term na counselor. Eh. 98 ako ng counselor. 99 siya. In Caloocan. 99 siya na namatay. May nag-aaway, tapos tutulong yung kapatid ko. Parang aawat. Aawat. Uh-oh. Siya nasaksak nung isa sa mga... So, 7 na lang kayo ngayon. 7. Since 1999. Uh-oh. Ilang taon ka? Kasi naging child actor ka eh. Ilang taon ka nung pumasok ka? My first movie na malaki yung role, yung Totoy Bato ni Fernando Po Jr. Ako yung Totoy Bato na bata. Uh-huh. The movie opens with me, running sa May Rice Field. Ang tatay ko rin, si Van De Leon. Ilang taon ka nun? 9 or 8. Tapos sa sumunod kong pelikula was Acidillo. Fernando Po yes, Jr. Yes, I was 10 na. Mga 10 na ako nun. I was the son of Acidillo. Uh-huh. Big movie rin yun. Oo, FPJ movie. And then I did Tony Maike's story. The Tony Maike story is produced by Roses Production. Rosas Production. Susan Roses. I played Tony Maike's. I was the protege. Ako yung pianista. Tapos, I did, as a child, Fast Break. Ang mga bida, sila Jaworski, sila Freddie Webb. Yes. I was the young Jaworski. And then, I did, nung high school ako, I did Hubad na Gubat with Philip Salvador and Tetsi Agbayan. I was the young Philip Salvador. Mm-hmm. So, marami akong ginawa. Dugo ng Bayan. Kasama ko si Roderick. Pero mas matanda sa akin ng konti noon si Roderick. Roderick, ako, Sernan Manahan. Kami yung mga child actor. Yes. Marami rin akong ginawang movies na child actor ako. Pero most of them, Fernando Po movies. How long have you been in the industry? 50. Limang dekada. Yes, since I was a child. Yes, diba? Yes. In your 5 decades in the industry, anong hinding-hindi mo makakalimutan? Well, number one, yung Totoy Bato, which is my biggest break as a child actor. And second is Mandurugas. Launching movie ko noong 1992. And you were there sa yes, press con niya. Siyempre, memorable yan. Number one, dahil first time ko nagbida sa pelikula and successful yung pelikula. Number two, that was memorable because I was directed of one of the best actor and director in our country, the great Eddie Rodriguez. Napakagaling. Wow. Tsaka ano sila, actor, director. Oh, yeah. Pag nag-drama, napakagaling. Yes. Pag nag-comedy, napakagaling yes. Din. Alos lahat naman ng mga naging experience ko sa paggawa ng TV tsaka pelikula, lahat naman sila memorable, especially when you're working with the veterans. Pag nakakasama mo yung mga veterans, ano yung mga words of wisdom nila? Ginto talaga eh. With Fernando Po Jr., ang isang hindi ko makakalimutan sa kanya nung sabihin niya sa akin, never forget to say po or opo sa lahat na mas matanda sa'yo. Dahil once sumagot ako kay Lola Tinay, yung personal makeup ni Fernando po, tinanong ako, Dennis, tapos ka na ba sa pinagkanan mo? Ang sabi ko, oo. Narinig ni Fernando po. Tinawag ako. Sabi sa akin, Dennis, halika. Anong sabi mo? Sabi, alin po, ano ang sinabi mo? Alam mo, naiyak na lang ako. Natakot. Tinamaan ka. Natakot ako. Sabi ko, sa susunod mag-oopo ka, lalo na kay Lola Tinay mo. Yun lang, tapos tumalikod na ako. Ganun sila eh. At saka kinukonsider ka rin kasing anak ni FPJ. Yes. One of my memorable moments with Dolphy nung tinawag niya ako sa dressing room niya sa Home Along Dariles. Midnight, patapos na taping namin, sa loob, pumunta ako sa kwarto niya. Kwentuhan kami about life, tapos tinatanong niya, sino ba mga sikat na artista ngayon? Kwento-kwento kami. Mahilig siya sa ganun eh, di ba? Sabi ko, ito, sikat ngayon ito eh. Tsaka ito, mag-boyfriend ba yan?
Yan, mga ganun din si Tito Dolphy, nagtatanong. Sabi ko, nag-guess na ba natin yan? Hindi pa yata, guess natin yan. Tapos meron ako tinanong sa kanya. Sabi ko, Tito Dolphy, question. Sabi niya, bakit? Kasi tuwing lalabas tayo ng studio, siyempre marami nanghihingi. Nakikita ko, ang dami. Yes, nakapila. Nakapila, ang dami nanghihingi sa'yo. Yes. Sabi ko, ngayon parang ganun din yung buhay ko eh. Kasi kahit sa bahay ko, maraming kumakatok, nanghihingi ng konting tulong, ganyan. Okay lang ba yun? Sabi ko, ano ba dapat na treatment natin yon? O dapat ba nating wag i-tolerate yun? Alam mo, sinabi sa akin ni Dolphy, na-shock ako. Ang sabi niya sa akin, then hanggat kaya mong tumulong, tumulong ka. Wow. Sabi ko, grabe. Hanggat kaya mong tumulong, tumulong ka. Hindi niya sinabing, wag, baka ma-spoil yan. Hindi, baligtad. Kaya sabi ko, iba talaga ang puso ng mga to. Sabi ko, lalim. Who do you look up to, bukod sa tatay mo? Fernando po Jr. and Dolphy and Tito Eddie Rodriguez. Okay. Ngayon naman, sa present generation, naging parang barkada kayo ni na Andrew E. Lahat. Na Jano Gibbs. Oo, di ba? At nag-click yung tandem nyo. Kami, yes. Di ba? Well, anong meron? Anong sikreto meron? Eh, kasi sa tagal namin nagkakasama sa TV, sa pelikula, there are times na si Andrew lang ang kasama ko. There are times na si Jano lang ang kasama ko. There are times naman na si Andrew at si Jano lang magkasama. May times naman na tatlo kami magkakasama. Siyempre, sa tagal ng panahon, sa tagal ng aming pagkakakilalan sa bawat isa, pati pamilya. Isang tingin na lang namin, nag-aunawaan na kami. Pag may binigay na part sa pelikula, kami pa mismo yung nagsasabi, Direk, hindi bagay sa akin tong linya na to. O bakit? Pang Andrew ito. Mas bagay sa kanya yan. Tapos si Jano, ganun din siya sa akin. Nagbibigayan kayo. Oo, sasabihin ni Jano, Dance, ikaw na lang bumataw nito, parang di bagay sa akin to, ikaw na to. So, ganun kami. Kaya si Andrew, ganun din, na pare ayoko to, hindi bagay sa akin to, parang bagay kay Jano. So, ganun kami. So, we share. Walang insecurity sa amin. You have 7 kids. Yes. Oh, di ba? Yes, I have 2 with the first part of my life. I have 2. Are you married to Monina Gatto? I know. And then, annulled na rin. Hindi, pero you were married before yes. To Monina Gatto. Yes, so. Monina Gatto is the daughter of Boy Gatto. I know, diba? I know. Nag-artista rin si Monina eh. Ang cute-cute nga niya eh. Hi, Monina. I don't know if she'll remember me. Oh, anyway, ang anak ko ron, si Diane, is already 33. Yes, nasa America. Nasa America. Tapos yung si Luis, 32, nandito sa Pilipinas, nagtatrabaho sa Development Academy of the Philippines. Sa DAPO. Nagtapos ng political science. Political science din si took Luis. Took his master's as well. Yes, diba? Master's din. So mukhang may plano rin someday. Wala siyang plano. Tanong sa akin, parang gusto niya mag-consyerge. Gusto rin niya mag-lawyer. Anyway, after nun, di dalawa yon. Tapos si Marjorie. With Marjorie, I have Julia, who, nag-birthday kahapon. Oh, belated happy birthday, Julia. March 10. So, bali, Julia's 27, Claudia's 25, and Leon is 20 to 21 na rin pala. Pero nasa college pa siya, di ba? College. Tapos na si Claudia, di ba? Yes. Nagtapos Ateneo. Yes. Wow. Tapos, yung dalawa kong bunso, sa third na bahagi ng buhay si Gavin. Ko. Si Gavin is mag-11 and Maddie mag-7. Pero yung dalawa mong younger children, wala dito, nasa Australia. Doon sila nag-aaral, sa Australia, sa Sydney. Di ba mahirap para sa'yo? Mahirap, kaya puro video call lang ngayon. Oh. Pero this year, I'll be visiting them in Sydney. Kailangan eh, miss ko na talaga, sobra. Okay. Kasi maliliit. Are you still in good terms with your first wife? Well, hindi ko naman nakakausap, pero yung mga anak ko na yung diretso ko nakakausap. Mm-hmm. Kasi my first wife naman, nasa family na rin in the States. Okay. Kami ha, diretso na lang kami ng mga anak ko. And syempre, kung tratuhin mo na sila dahil adult na sila, hindi mo na sila matrato ng anak na anak eh. Kung tratuhin mo sila, parang kalibel mo na lang. Oo. So, basta sinasabi ko lang siya, as long as you're happy, nandito lang ako. Pag may problema kayo, I'm just a text away. Your eldest daughter, si Diane is married to an LGBTQ. To another woman. They got married in the States. In the States. Na-accepted naman doon. Yes. Nagkaroon ba ng parang resistance on your part? Well, nung nagulat lang ako kasi alam ko may boyfriend siya for the longest time. Tapos nabaliktaan ko na nagkahiwalay. Nalungkot nga ako, sabi ko. Sayang, parang boto ako doon eh kasi matagal na sila. And then, nung one time, sabi niya, papunta ako ng Amerika. Sabi ko, bakit may boyfriend ka ba nandun? Sabi niya, yes. Tapos nung aalis na siya, nag-iwan siya sa akin ng letter. So, hinatid ko siya sa airport, tapos iniwan niya yung letter. Nung bubuksan ko yung letter, sabi niya, pa, mamaya mo nabuksan yan pagka nasa loob na ako ng airport. So, hindi ko na muna binasa. Umalis na siya. Nung nasa airport na siya, umalis na ako. So, nung nagtatravel na ako, tsaka ako binuksan. Tumabi ako, tapos binuksan ko. Doon niya sinabi. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa akin, bla 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 bla. Tapos sabi nga niya na babae yung boyfriend niya. So, parang na, syempre, nagulat ako nung una, pero naisip ko, kailangan, accept mo yung reality na,
yan yung kaligayahan nila eh. So, minessage ko siya, sabi ko, anak, kung saan ka masaya, doon din ako masaya. Kaya kung saan ka masaya, okay sa akin yan. Kung yan ang magpapaligaya sa'yo, tatanggapin ko yan. So, they were so happy. So, kahit yung mister niya ngayon, eh, kaklose ko rin. So, nakaka-message ko sila on a regular basis. So, yung acceptance, madali ko nagawa dahil mahal ko yung anak ko. Yes. Kumusta yung mga eldest children mo sa mga younger siblings nila? Well, mababait naman, tsaka tanggap naman nila yung mga... Kasi maliliit pa lang sila. Sinabi ko na sa kanila na, number one, huwag niyong i-consider na half-brother, half-sister. Basta pag pinakilala niyo brother, pag pinakilala niyo sister. Kasi sabi ko, kami, sa natural na takbo ng buhay, dahil sa edad namin, siguradong mauuna kami. Kayo lang may iwan. Kapag naiwan na kayo, kayo lang ang matitirang magkakapatid. Kayo lang ang dapat magtulungan. Biniling ko rin sa kanilang lahat. Sabi ko sa kanila, hindi lahat kayo magiging successful sa buhay. Merong mayaman, merong hindi mayaman, merong mahirap. Kasi iba-iba takbo ng buhay. Ang biniling ko lang, kung sino yung mayaman, mas nakakaangat ang buhay. Nakakaangat sa buhay, hanapin nyo yung mga kapatid nyo na nangangailangan ng tulong. Huwag niyong antayin sila ang lumapit sa inyo. Kasi alam ko yung pride ng Pinoy. Yes, yes. Diba? Yes, okay. Ganun ang pride ng Pinoy. Pag wala ka, ayaw mo lumapit dun sa meron. Kailangan yung meron ang humanap dun sa nasa baba. Pagdating naman dito sa second ex-wife mo, Marjorie Barreto, tatlo ang anak yes. mo, diba? Napakaganda, of course, Julia, si Claudia, at saka si Leon. Yeah. Si Julia, siya siyempre, siya ang unang pumasok sa showbiz, diba? Yes. Kumbaga, bata, child actress. Diba? At the same time, pumasok na rin si, pero hindi sa acting, kundi sa singing. Music naman, diba? Sa singing, si Claudia, and Leon, di pa natin alam. So, may interest ba si Leon? I think mayroon dahil there was one time na nakikita ko siya sa TV5, parang may dance group sila na sumasayaw-sayaw. Oh, so may talaga meron, sa arts. Meron. So, kaya lang, ngayon yata parang mas focus siya na makatapos ang kanyang pag-aaral. Dean Slister, ang anak mo sa University of Asia and the Pacific. Wow. Social nga. Oo, diba? Mayaman. He's taking marketing, right? Kaya nga. Diba? Alam mo, tawag dito, kaya pagka naglabanan kami ng English, patay ako, baka maiwanan ako. Anong pakiramdam? Siyempre, nakikita mo na yung mga anak yes. mo, diba? Parang iba-ibang path nga lang, correct. Iba-iba nga lang ang direksyon ang napuntahan. Of course, magkakalayo pa. Ang nandito lang sa Pilipinas right now, yung pangalawa, yung tatlo kay Marjorie, sila lang nandito. Sila lang nandito, bali apat. Apat lang yung nandito. Panganay mo, nasa Amerika. America. Yung dalawa, nasa Australia. Yeah. Oo, na international. Yes. Okay. Alam mo, tawag dito, ang physically yung lagi ko lang nakikita, si Luis lang. Kasi si Julia, I think, the last time I saw her, mga 4 years ago. Before the pandemic. Parang 2019 yata. Before the pandemic. Oo, 2019. Tagal na rin pala, 5 years. Tapos si Claudia, I think the last time I saw her, mga ganun din. More or less, mga 4 or 5 years na rin. Pati si Leon. Alam ng publiko yeah. ang relasyon mo sa yes. tatlong anak mo kay Marjorie. Yes. Kumbaga yung relasyon nyo, I'm sorry to say this, hindi healthy. Yes. Kasi like ikaw, gustong-gusto mo sila makasama, kita, mayakap. Pero hindi nangyayari. Yes. So as a father, anong pakiramdam? Well, there are times na talagang mag-isa ka, naiiyak ka lang, maisip mo pa lang yun. Dahil siyempre, I never had the chance na makasama sila, lalo na nung elementary days nila. Although minsan, binadalaw ko rin sila sa school, pero hindi ganun kadaming pagkakataon. Tsaka pag lumalabas kami, special occasion lang, di ba? Hindi ganun kadalas. Nung nakita ko na naglalakihan na sila, siyempre, that was the part na gusto ko sana silang lagi makita o makasama, na hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tapos nagkaroon ng maraming mga intriga at issue between us na somehow lumaki ng lumaki. Kasi minsan, di ba, kapag meron kayong konting pagtampuhan, namamagnify number one, namamagnify number two, habang tumatagal, nasasanay na kayo. Di ba pag nagkalayo kayo, sa umpisa ang hirap, pero pagka tumatagal na, parang nasasanay na kayo. So kahit ayokong ganun ang mangyari, ganun na nangyari. So there was a time na sabi ko, di ba, ako na lang muna magre-reach out. Kung ano man yung pagkukulang ko, hiningi ko na to ng apology publicly and personally. Sabi ko, I'll try my best to reach out to all of them, you know, by greeting them, kahit sa social media. Dahil there was a time na hindi ko alam kung yung pa ba yung number, kung nakablock na ba ako siya number or... So, ginagawa ko, every special occasion, gini-greet ko lang sila.
I always greet them birthday. Sa social media. Sa social media, Christmas or New Year, na hindi ko na ini-expect kung sasagot. Basta ang gusto ko lang makarating na I remember them on these special dates. Kaya lang, siyempre, nagkakaroon ng backlash na ano ba yung mga anak mo, ganyan-ganyan, di ba? Yung mga sinasabihan ko, yung mga sabi ko, huwag kayo magalit sa kanila, okay lang yan. Ang importante na parelate na napadala ko yung message. Nag-reach out ka sa nag-reach kanila. Nag-reach out ako sa kanila. And then dumating yung punto nga, di ba, na gumawa ng letter si Leon na, Papa, do you enjoy na through social media ka nag-greet sa amin? Alam mo naman ganito ang reaksyon ng mga tao. Doon ko na-realize na siguro, yun nga, nakasama rin yung lagi akong nagpo-post ng mga picture nila. Tapos yung mga angst ko, doon ko nilalabas. So, inalis ko na yun. Hindi ko na ginagawa yun. Ang nilalagay ko na lang sa social media, when I want to greet them. Happy birthday, Merry Christmas. Parang yun lang ang paraan ko para maka-reach out sa kanila. Anong pinakamagandang memory mo sa mga anak mo kay Marjorie? Well, yung dati, pag hinahatid ko sa school, pagka kumakain kami sa labas, kapag naglalaro kami sa loob ng bahay, especially with Leon, nung, kasi siya yung bunso, nasa labas lang kami ng bahay, nasa maliit na garden na ganyan. Ang katapat namin dalawa, hose lang eh. Hose lang, tsaka planggana, tsaka balde. Tuwan-tuwa na kami nun, lalo ng pag summer. Naliligo lang kami eh. Hindi ko makakalimutan nyo. Lagi mo naliligo. Tapos natatandaan ko, meron kaming mesa na plastic. Gagawin namin, yun ang bubong. Tapos nasa ilalim kami ni Leon. Hawak ko yung hose. Naliligo lang kami doon. Kunwari, pinapapatak. Di ba yung mga mesang gano'n, may butas sa gitna yun? Yes, yung lagayan ng payong. Yung lagayan ng payong. O, isinusuot ko doon yung hose eh. Nakalagay yung hose doon. Nasa ilalim kami ni Leon. Doon kami naliligo. O, siyempre, siyempre si Leon nakahubad lang. Galbata. Ako naka-brief lang. Minsan naka-shorts lang. Nasa ilalim kami. Tapos, siserve na kami ng pagkain ng magsasabi ng yaya. Saan, nandito na yung pagkain. O sige, lagay mo rito sa ilalim ng mesa. Nababasa-basa pa nga yung kanin dahil sumisirit yung hose eh. Kay Julia naman, dati, ito yung aalis ako ng bahay, mag-ahabol yan. So, hindi ako makakaalis. Pati si Claudia, hindi ako makakaalis. Nanggat, sasakay ko muna sa kotse, yung dalawa, tapos iikot muna ako sa may tindahan na malapit lang din naman sa bahay. Ibibili ko sila ng something doon, chocolate or junk food. Eh, hindi naman ako mahigpit sa junk food eh. Ano nga ako eh, tinotolerate ko pa nga. Kaya nagagalit sa akin dyan. Oo. Ibigyan ko ng junk food, iikot ko doon sa village. Pagkaikot na ganon, papayag na silang bumaba. Nang hindi umiiyak. Tapos alis na ako. Binabribe mo sila in other words. Binabribe ko sila. And dahil lagi kong ginagawa yan, halos everyday kong ginagawa yun. So, namimiss ko yun. Namiss ko yung yung portion ng buhay na yun. Tsaka namiss ko yung, ano, yung binibihisan sila ng yung naka-uniform. Ahatid mo sa school bus or susundin mo sa school, na-miss ko yun yung portion ng buhay. Hindi ko nakita. Sayang. Umiyak ka na ba para sa mga anak? Oo, madalas. Mababaw ang luha ng ama na lalo na ako, comedian ako eh. Di ba mga comedian, mas mababa luha namin. Because we seldom do it. Talagang pag kami ang umiyak, masakit. Kasi you're used to seeing us laughing. Smiling. Anong and pinakamasakit na parte? Masakit na parte, yung hindi ka na, for the longest time, walang acknowledgement, diba? Alam naman ng tao yan eh. For the longest time, walang acknowledgement. So, masakit. Talagang minsan maiiyak ka na lang. Minsan nagdadrive lang ako, naiiyak ako. Ilang years na rin pala. Yung tinanong mo ako ngayon eh, ngayon ko lang na-realize na 5 years na pala na hindi ko sila nakikita. On your last birthday, yes, February 9, yes. Binati ka ni Julia. Yes. Nagulat ako nung gabi na nag-text siya na happy birthday pa, stay healthy, parang gano'n. Shock nga ako dahil sabi ko, ay, ito pa rin yung number. Kasi lumabas eh, Julia Valdivia. Lahat ng anak ko, kay Marjorie, Claudia Valdivia, Julia Valdivia, Leon Valdivia. Yun ang pangalan nila. Valdivia yung nilalagay ko. Sa kanilang birth sa certificates. Pati sa birth certificate. Pati sa phone ko yung nakalagay. So, nung lumabas yung Julia Valdivia, sabi ko, yun pa rin pala yung number. So, nag-text back ako. Sabi ko, thank you anak. Ganun. Sabi ko, more blessing, blah, blah, blah. I love you. I miss you. Hope to see you soon. Tapos nag-heart lang siya. So, sinagot ko rin ng heart. And then, nung birthday niya, March 10, nung birthday niya, ako naman nag-greet. Sabi ko, happy birthday, anak, ganyan, ganyan. Sumagot naman siya, thank you pa. So, I hope ito na yung start ng healing. Pero bakit kailangan text lang? Ba't hindi mo tinawagan? Can we meet up? Pwede tayo magkita? Natatakot akong tumawag. Wala kasing ano, di ba? There's nothing to lose eh. Ikaw na rin ang nagsasabi na ikaw na yung nag-reach out. Alam mo, Tita Aster, hindi ko alam bakit wala yan sa isip ko. Ito nga eh, sabi sa akin nung kaibigan ko, sabi niya, eh nag-text na pala eh. Nag-text na pala, bakit hindi mo paniyaya?
Exactly, diba? Dapat niyaya mo. Tsaka may rason, it was birthday your birthday. Mo. Birthday rin niya recently. Sana niyaya mo na. Oh, diba? Sabi mo, kung kita tayo, birthday ko ngayon. Diba? Dahil hindi ko alam bakit di ko naisip yan. Hindi ko naisip yan. Hindi ko naisip tawagan. Hindi ko naisip na imbitahan. Siguro, tatakot siguro kung ma-turn down ba. If Julia is watching right now, anong gusto mong mensahe sa kanya? I'm so proud nang narating mo sa karir mo. Dahil bata ka pa lang, alam ko na magiging magaling kang actress. Bata pa lang, nakita na namin. Sabi ko, magaling tong bata na to. Natural eh. Na habang lumalaki siya, nakita ko from commercial to TV to movie. Tapos nakita ko rin yung maturity niya sa halos lahat ng pelikula niya, napanood ko. Pinapanood mo talaga. Pinapanood ko lahat siya. Lahat ng magazine ni Julia na nag-cover sila, nasa akin lahat ng kopya. I have a collection of all the magazines that nag-cover ka. The old pictures that I have in my wallet for the past 27 years, nasa akin pa rin. Nasa wallet ko pa rin. Yun na lang yung susunod kong pangarap na sana magkita-kita tayo soon. And number two, the last time I spent my birthday with you, that was 2010. Dibuya! That was Dibuya. No, 20... Oh, tama. Nung Dibuya. Dibuya. Matagal na rin. Sana, yun nga. Yung dumating yung panahon na we can celebrate one of the special event ng buhay natin na magkasama. It's either your birthday, my birthday, or Christmas, or before Christmas, or New Year. Makasama ko kayo. Kasi, di ba, ang bilis ng buhay eh. Di ba? Napakabilis. At hindi mo alam. Pwede mangyari bukas. Sana magkita-kita tayo soon. Hindi lang si Julia, kundi lahat kayo. Specific message mo para kay Claudia. Alam ko ang dami kong pagkukulang sa'yo, lalo na sa'yo. Especially, alam mo, minsan napapansin ko na every time I talk, I only talk about Julia, more on Julia. Kasi siya yung artista, di ba? Pero actually, Cloud, miss kita, Cloud. Hindi mo lang alam. Tsaka, bata ka palang alam namin na magaling kang senior. Ako pa nga nagdadala sa'yo sa singing lesson. Ako pa nag-attend sa kanya sa singing lesson. So, alam ko na bata ka palang magaling kang singer. And alam ko, iba yung personality mo kay Julia. Mas reserve yan si Claudia. Miss na kita. Dahil nung magkahiwalay kami ng nanay mo, 8 ka lang, 8 years old. Tapos si Julia was only 10. And with Leon, miss kita, Leon, dahil ikaw lang ang lalaki dyan. I want to talk to you again as man to man tayo. Sana dumating yung panahon na yun na magkausap ulit tayo. Tapos yung maliliit mong mga anak, si Gavin, Gavin at saka si Maddie. Si Maddie. Oo, siyempre. Oo, miss ko sila, pa, sobra. Diba? Pero mas madalas ko silang nakakausap, although hindi ko sila mayakap. Video nga lang. Sa video call. Yes. They're waiting for me. Kaya nga sabi ko, this coming year, sabi ko nag-apply na ako ng visa. So upon approval, siguro after a month or two, babiyaya ako to see them. Are you still friends with the mother? Si Linda Gorton? Through text lang. So mga co-parenting na lang. Uh-oh. So every time we text, kung ano yung kailangan sa school, mga ganun, papadala ka ng child support. Mga ganun na lang. Co-parenting na lang talaga ka. Kumbaga, tatlong babae sa buhay ni Dennis Padilla, di ba? O Dennis Padilla. Siyempre, magkakaiba eh. Magkakaiba. Yes. Pero lahat na uwi sa hiwalayan. Sabi nga ng nanay ko sa akin, sabi niya, Dennis, mabait ka naman tao. Ano ba nangyayari sa buhay mo? Sabi ko, ewan ko ba, ma? Sabi ko, ito yata yung tadhana ako eh. Anyway, na importante ngayon ka ako, sabi ko sa nanay ko, alam mo ma, ang isipin mo na lang kung paano ko mapoprovide yung mga anak ko na maliliit. Kasi sila yung mas nangangailangan. Pagdasal mo na lang na lagi tayong malakas at lagi akong may trabaho para ma-provide ko yung dapat ko i-provide. Hindi na natin pwedeng balikan yung mga dati. Wala, yun, nalagpasan ko na yun. Sino ang masasabi mo sa kanila na talagang hindi mo makakalimutan? Well, lahat naman sila, siyempre, hindi ko makakalimutan. At their own time, eh. Kasi, tsaka I cannot compare. Yes. Kasi, iba-iba yung kanilang karakter, iba-iba yung nung time na nagmahal ako, iba-ibang chapter din ng buhay ko yun, eh. I cannot compare, pero ang message ko lang sa kanila, all of you became good mothers to our children. Gusto kong humingi ng apology at kapatawaran kung ano man yung mga pagkukulang na nagawa ko sa inyo. And sana lalo pa kayong mabless sa mga kanya-kanyang buhay nyo dahil alam ko na habang nabibless kayo, pati yung mga anak natin mabibless din. Correct. Actually, Tita Aster, a week ago pa, bago pa kita ma-schedule nito, iniisip ko na yan yung mga itatanong mo sa akin. Well, ang nasa isip ko lang, sabi ko, siguro ito yung mga kabayaran doon sa mga pagkakamali ko. Ito naging kabayaran nun. Ito yung pagkakamali mo. Ito ang parusa niya. Hindi mo sila makakasama.
yun yung balik ng buhay. Ngayon, ang gusto ko na lang mangyari, kung ano man yung dumating sa buhay ko ngayon, tanggapin mo na lang. Ipagdasal mo lang na lahat sila healthy, lahat sila maganda ang tayo sa buhay, lahat sila kumakain ng 3 beses isang araw, at wala akong sakit, yun na lang. Ngayon, kung may dumating na mas maganda, thank you Lord. Kung hindi dumating, I'm just here to wait. Pag tinayip mo yung Dennis Padilla, meron pa nga ako nakita sa YouTube, eh, di ba? Ang mga babaeng dumaan sa buhay ni Dennis Padilla. Anong pakiramdam? I mean, you know, pag nakakabasa ka ng gano'n. Akala ko si Tom Cruise ako. Ang pakiramdam ko parang, si Brad Pitt ba ako? Kasama yata yan sa pagiging comedian tsaka artiste. Oo, di ba? Ibing appeal mo yung pagdating sa mga babae, di ba? Huwag ko ba? Oo, para bang, anong tawag doon? Minsan di mo naman hinahanap eh. Oo. Basta dumadating na lang eh. Hindi ka naman playboy. Hindi naman. Nung araw. Nung araw. Siyempre, bata ka pa naman. Lalo nung college ako. May girlfriend ako sa UST. May girlfriend din ako sa Holy Spirit. Ayan. Ikaw na rin ang umamin kanina. Ayan ang karma sa'yo. Ayan ang karma mo tuloy. Yung mga ano ko, nasa mga nanay. Mga nanay nila, di ba? Sigura. Kaya nga, Lord, sana bigyan mo na lang ako ng lifetime na borrower's card para every time na kailangan ko sila, papakita ko lang yung borrower's card. Pababarrow ko na sila. Pero meron ka na bang iniyakan sa mga babaeng minahal mo? Halos lahat naman. Number one, separation is hard between the couple. Okay. And it's harder to separate kasi kasama yung mga bata. Kasi lahat ng mga ano ko nung mag-separate kamukha. With Monina, when I separated with her, I think Diane was only 4. Oh. And Luis is only 3. It's only liit, di ba? Nung mag-separate kami ni Marjorie, Julia was 10, Claudia was 8, and Leon was, I think, mga 5 hindi, lang kasi yun. Kasi kahit pa paano, meron na kayong... Medyo mas... Mas may ano na sila. Tapos ito, si Gavin was, when they left for Australia, he was only 8. Kailan sila umalis last year lang? 2020. 8, and si Maddie was only 4. Anyway, nung time na yun, nakabiyahe sila to Australia kasi nag-open ang Australian government to all Australian citizen. Lahat ng anak ko naka-dual eh. Meron so, madali sila nakabalik. Nabisita mo na ba si Diane sa Amerika? Hindi pa. Eh, siguro within this year, punta ako ng Australia, tapos pumunta ako ng Amerika. Sabi nga ni Diane sa akin, papumunta ka na rito dahil nasugutin ko na lang yung ticket mo. Pumunta ka na rito. Sabi ko, sige, pag wala akong taping or shooting, eh hindi ako makabitaw eh. May mga regular, regular show. Eh. Habang may dumadating, kailangan tanggap ka ng tanggap. Eh, alam mo naman ang hanap buhay natin. 3 months, tuloy-tuloy ang trabaho, tapos 2 months, wala. Minsan, mas matagal pa. Yes. Kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan? Kung marirewind ko ang buhay ko, ayoko sanang naging hiwalay. I want a family talaga na buo. Intact. Intact, may isa kong pamilya, magkakasama kayo ng mga anak mo, tatanda kayo na kayo. Yun yung pangarap ko dahil ganun ang mga parents ko eh. Diba? Ang mga magulang ko. Alam mo naman ang tadhana ng buhay, iba-iba. So, kung ano na lang ang meron ka ngayon, at kung ano man yung dadating, eh, blessing na lang. Lahat naman na paghihiwalay yan, paghihiwalay, masakit. Kaya lahat yun iniyakan ko. Nung namatay ang tatay ko, umiyak talaga. Tindi ng iyak ko. Iba yun. Pero nung namatay yung younger brother ko, mas matindi yung pag-iyak ko dahil na-murder yung kapatid ko. Nasaksak yun. Walang untimely yun. Walang kalaban-laban. 29 years old, batang-bata. Yeah. At saka pa-abroad na siya. Diba? Gwapo. Yun ang pinakagwapo kong kapatid. Si Richard. So those were the painful parts of my life. And... I've learned from it. Pinakamasayang parte ng buhay mo. Pinakamasayang parte ng buhay. Yung pagka magkakaroon ka ng bagong anak, laging masaya yun. That is a blessing from God. And syempre, iba. Iba pag anak eh. Lalo na yung unang hawak mo, di ba? Ginintuan yun eh. Wala siyang, hindi mo siya maiko-compare. Iba yung joy. Iba yung joy. I'm always happy pag meron akong bagong anak. Nasa harapan mo ang Diyos. Anong gusto mong hilingin sa Kanya? Lord, bigyan mo lang ako ng magandang health para makapagpatuloy pa ako sa pagtatrabaho. Number one, gusto ko pang gumawa ng mas maraming pelikula. Number two, gusto ko pang makapag-direct ng bagong pelikula. Sana mabigyan mo pa ako ng mas mahabang buhay. And sana mabigyan mo pa ako, Lord, ng pagkakataon na makasama ko yung lahat ng aking mga anak. More special occasion sana na makakasama ko sila. At sa pang-dream ko, sana makunan ng isang picture na kumpleto lahat yung anak ko. Walang absent. Isang retrato sana para... In one frame. Mm-hmm. Tapos papalakihan ko siya, sinlaki ng pader. Kaya yung mga anak ni Dennis Padilla. And iwahiwalay eh. Iwahiwalay. Hindi, pagsasamahin ko sila. Pero mapagsama-sama sa ano eh. Hindi ko lang alam kung mapagsasama-sama na natin yung mga nanay. Hindi kaya magulpi ako, no? Pero
alam mo, posible. Hindi, siguro matutuloy yon. Kaya alam, puro black eye ako doon sa picture. Sabi, ba't puro black eye yan? Eh, sinamo ba naman yung mga ex mo? Ang iyong message sa lahat? Gusto ko magpasalamat dahil lahat ng mga tao na nakapanood ng mga pelikula at mga TV shows ko, hanggang ngayon pag nakakasalubong ko ang mga tao, lagi na lang sinasabi sa akin, kagabi nga kapapanood ko lang tong pelikula na to. The way they are talking to me, para bang yung pelikula na yun, ginawa ko kahapon. Samantalang that movie, sabihin ko, ano ba ho yung mga eksenang nakita nyo? Ah, ganito, ay, alam nyo ho ba, 1994 pa yun. 94, 95 kasi nasa YouTube, nasa... Kahit ang tatay mo nga, hanggang ngayon, napapanood mo. So, diba? Number one sa publiko, maraming salamat dahil na-appreciate nyo pa rin yung mga ginawa namin noon at ngayon. Number two, to all my producers, salamat sa inyong pagtitiwala. Sa lahat ng network na napagtrabohan ko, thank you at nabigyan nyo ako ng pagkakataon, ipakita yung aking talent at makapagpasaya ng tao. And I hope na lahat ng tumutulong at sumusuporta po sa aking career, sana po ay mapasaya ako pa kayo itong mga darating na taon. And of course, kanina sabi ko, to all the girls I've loved before. Diba? Gusto mo pa ba rin yun iparating sa kanila? Sa inyong mga naging chapter 1, chapter 2, chapter 3 ng aking buhay. 3! 1, 2, 3. Di mo lang din isinasama yung iba eh. Wala na yung high school yun. Ah, okay. Sige. maraming salamat at sa pag-aalaga nyo sa mga anak natin at sana ako'y napatawad nyo naman ako sa aking mga pagkukulang. At ang dasal ko lang naman eh, maging malakas kayo pa rin at alam ko na mas maraming blessings pa rin ang dadating sa bawat isa sa inyo at I'm sure na pag na-bless kayo, pati yung mga anak natin, magpo-flow yung blessings papunta sa kanila. Amen. Mm. And of course, bago tayo magpaalam, bago kita pasalamatan, I'd like to thank my personal sponsors. Pandan Asian Cafe. Maraming salamat, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, most of you from Japan. Beauty Derm, Nutritech, maraming salamat, Joss de la Luna. Aficionado by Joel Cruz. Eris Beauty Care. Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia. Mesa Tomas Morato. Richie's Kitchen by Richie Ang. Nessa Estilia Salon for My Hair and Makeup. Gandang Ricky Reyes. Chato Sugay Jimenez. Jeffrey Jimenez. Bebot Santos of Coloretti Clothing. Studio Manila. Manila Bulletin. Maraming salamat, Bobby Requintina. The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care and Shinagawa LASIK and Aesthetics Center, Asia's Lashes, and of course, Sugar White by Sugar Mercado. Dennis, take this opportunity, may gusto kong i-plug, i-promote. Yes, every Sunday sa GMA 7, alas 7:15 ng gabi, ang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Kasama ko po dyan si Senator Bong Revilla and Beauty Gonzalez with Ninyo Mulak. Sa GMA 7 po yan. At abangan nyo po yung aming upcoming movie, When Magic Hurts. First time kong gumawa ng movie with Claudine Barreto. Nabading ka? Nabading ako. Okay. Yes, directed by Gabby. Oh, teka muna, Gabby. Gusto ko lang isingit ng konti. Working with Claudine, and you're very, very close with your sister-in-law na si Claudine. So, ano ang naramdaman mo? Kasi, alam mo, grabe. Alam mo, tuntua ako. Kasi, nung kasama ko si Claudine, parang feeling ko kasama ko si Julia sa pelikula. Walang nabago? Walang nabago. Alam mo, kahit matagal kami hindi nagkasama, nung nagkakwentuhan kami, parang kahapon lang kami hindi nagkita. Ang ganda ng mga eksena namin sa movie. Sobra. There was one scene there na talagang pag napanood mo yun, Tita Asta, papaiyakin kita. 50% drama, 50% comedy. Mm-mm. Masaya. Tapos, we're filming yung Bad Boy 3, my first movie together again after 20 years with Robin Padilla and directed by Robin Padilla, Bad Boy 3. Alright! So, and of course, with that, maraming salamat, anak. Thank maraming you so salamat, much. Kita. Dahil finally, natuloy tayo. Natupad ang ating pagkukwentuhan sa pamamagitan ng TikTok with Aster Amoyo. Thank you very much sa TikTok with Aster Amoyo. More power, Tita Aster. Maraming salamat, God anak. Bless you more. Maraming salamat, anak. And of course, kayo mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. At huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa buli, mga kaibigan. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now. God bless us all.